Dead on the spot ang isang lalaki sa Alabang, Muntinlupa matapos barilin. Hinala ng kanyang misis posibleng may kinalaman sa negosyo nilang pagpapautang ang krimen. Mayunong balita si Darlene Kai. Sa tabi ng kanyang tricycle, pinagbabaril ang 50-anyos na si Alan Asis bandang hating gabi kagabi sa labas ng kanyang bahay sa Maria Tege Compound, Alabang, Muntinlupa. Dead on the spot si Asis. Kwento ng asawa niya, kauuwi lang daw nila noon sa kanyang tricycle na minamaneho mismo ng biktima. Usually, pag dumadating kami dito, hindi pa ako bumababa, sabay na kaming umuwi. Tapos sabi niya, bumaba ka na. Nagbaba ako, tinulak niya yung tricycle ni Boots, nauna na akong umuwi. Papasok daw siya ng bahay nang makarinig ng tatlong magkakasunod na putok. Agad daw siyang lumabas para tingnan ang nangyari. Doon niya na raw nakita ang kanyang wala ng buhay na asawa. Siyempre sobrang sakit. Hindi ako makahinga. Napagod akong bigla. Hindi ako makaiyak na hindi ko maintindihan. Hindi ko galit ako. Hindi maisip ni Leonora kung sino ang gagawa nito sa kanyang asawa. Maaari raw na may kinalaman ito sa kanilang negosyo na pagpapautang. Una sa lahat ang asawa ko, wala namang inaaway na tao yan. Walang kaaway, wala kang marinig dito na may kaaway yan. Kahit kanino kayo magtanong. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang Muntinlupa Police habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa krimen. Ito ang unang balita sa Muntinlupa. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.